Tag-ulan na naman, so ang mga pang-ulan gear sa pagbabike ay naglalabasan. Isa sa mga importante, lalo na sa bike to work, is yung tapalodo or mudguard para di masyadong dugyot. May susubukan akong product, which is the Ass Savers Windwing. Yan, may kasama siyang mount, which they call is a wishbone. Yan, so ito yung pang-mount niya. So kabit na natin, may kasama siyang tag dito sa pinaka-fender. Nakalagay yung tangent hype is real. Yan, sa ilalim ng fender mismo is yung diagram how the tangential mudguard works. Yung 3 holes for adjustment at QR code. So ito yung pinaka-mismong tapalodo niya. So tatanggalin natin muna yung tag mismo dun sa ibabaw. Matitira yung mismong mudguard. So ito nga palang binili ko is yung parang plain na design lang. So meron siyang windwing na nakalagay maliit na text lang. But you can also buy other versions na merong graphics dyan sa mismong mudguard niya. So unahin natin tong wishbone. Madali lang tong install kasi ilalagay nyo lang siya dun sa seat stay ninyo. Ayan, so yan, medyo malinis ang pag-design yan. As far as you can go, papunta dun sa likod, maglalagay lang kayo siguro ng inyong preferred na clearance. So usually, it's 5mm. Pero yan, hanggang sa malayo, dun sa papunta likod, mas maganda kasi para mas matatakpan niya yung talsik. So adjustable straps yan. So kahit na may manipis or may mataba kayong seat stay, ma-adjust nyo naman yan. So yung frame ko medyo luma na to, so hindi ko masyadong ma-adjust papunta sa likod, pero mag-experimento siguro ako after this. Tatry kong lagyan ng pang-extend para at least mas malayo ko siyang mailagay yung itong Ass Savers Windwing. Ayan, so pagkabit nyo yung dalawang straps na yan, pwede nyo adjust-adjust ng konti manually. Tatry nyo rin kung medyo gumagalaw or nagwiwiggle para at least yan, kung madaan kayo sa lubak-lubak, alam nyo hindi tatama sa gulong ninyo. Ayan. So ang ikakabit nyo ng sunod, syempre yung pinaka mismong mudguard. Meron siyang dalawang butas sa magkabilang dulo. Yun yung pinaka holder niya para maging stable mismo yung pinaka mudguard ninyo. Sa gitna, mayroong tatlong levels yan or tatlong adjustment. So try muna natin yung pinakadulo or pinakatip dito sa may bandang palikod, no, na butas na adjustment para makita ninyo. Siyempre mag-iiba-iba yan depende dun sa geometry ng mga frames ninyo. So it might be different pag sa inyo ginamit. So ito, so yan, sa bandang likod, no, nakita nyo naman medyo tamanda pa siya or pababa. So definitely sasabit to. Okay, so no good. So ang gagawin ko sa susunod naman, try naman natin dun sa dulong-dulo naman or yung pinakaloob naman or pinaka malapit dun sa dulo. Nag-aalangan. So kailangan nyo i-fold yan nga pala, nakalimutan ko. Tapos yung likod medyo pataas. Kasi yung talsik, 'di ba, ang iiwasan niya, kaya nga Ass Savers, papunta dun sa likod ninyo or sa may puwetan ninyo. Okay, ito yung dulo. Sobrang patingala naman. So matatakpan naman niya, yung pareho namang setting na yun, matatakpan niya yung talsik. Yun nga lang, di ba? Parang alanganin. At saka hindi niya sinusunod yung nandun sa diagram ng tangential mudguard na setting, no? Yung nandun sa likod, no? Pinakita natin kanina. So lalagay natin sa gitna. Ito mukha ng goods na to. Ayan, sa gitna. Makikita nyo naman, medyo may angat siya ng konti, medyo pataas ng konti, pero hindi sobrang taas. So, enough para makuha yung mga talsik-talsik dyan. Kahit papano, makuprotektahan ako nyan. Gusto ko pa siyang i-atras, pero di na kaya dun sa frame ko. This is actually for pang mga gravel, no? Pero sabi nila pwede rin daw MTB naman. So ito, testing ko lang ng konti. Although hindi masyadong accurate to kasi syempre nakaangat yung bike ko dun sa rake. Pero makikita nyo dito, di ba, may protection ka sa talsik. Eh lalo naman pagka medyo
malalaking puddles or basang-basa, hindi naman natin masyadong hinahataw yung sa mga bikes natin unless ready tayo talaga matalsikan ng tubig or ng putik, no? Pero meron siya, may natatakpan siyang part. I think pwedeng-pwede to, lalo na ngayon pagka nag-bike touring tayo, inabutan tayo ng ulan, at least hindi masyadong dugyot. So this is the Ass Savers Wind Wing. Pwedeng pwede to para dun sa may ayaw magkabit ng kapalodo dun sa nilang seat post. Tapos magaan pa. Isa pa, madaling tanggalin pang hindi na kailangan yung mudguard or yung tapalodo. Yung mga tulad ko, hindi ko naman talaga ako, ayaw ko talaga magtapalodo. Pero minsan, pag bike tour, kailangan talaga natin maglagay para hindi masyadong madumin or hindi tayo masyadong napuputikan. Yung Ass Savers Wind Wing is also available, may separate model siya for the road bikes. So yan, sana nagustuhan nyo itong video na to. Stay safe and stay strong.